Mga broads, time out muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA. Itong sakto, ongoing ating NBA Conference Semifinals sa East. Nagbakbakbakan doon, Miami versus New York Knicks. Kabilang bracket, 76ers versus Boston Celtics. Sa West naman, Denver Nuggets versus Phoenix Suns. Tapos sa kabila naman, LA Lakers versus Golden State Warriors. So kaya nga, ibet mo na ang paborito mong NBA Semifinals team, mga kabroads. Unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na, mga kabroads! CJ, over to Hawaii! Hey mga broads, may balita nga po tayo dito po kay Brandon Ganuelas Roser dahil ito nga ay balak kunin ng San Miguel Beermen. Yes mga broads, alam naman natin si Roser ngayon ay tinutulungan ng Giles Pilipinas versus Cambodia kahapon. Kahit nga napakaraming imports ng Cambodia mga broads, talagang binigay pa rin ni Roser yung kanyang makakaya para ma-stop ang Cambodia, pero yun nga na fall short ang Giles Pilipinas mga broads. Dahil syempre limang imports ba naman, pasabi nga nila Team USA versus Pilipinas yun . So bakit nga ba kinukuha ng SMB ito pong si Brandon Ganuelas Roser? Nakaka-trade lang sa NLEX Road Warriors from Blackwater Bossing. Dahil ito ang SMB ay gusto nila ng merong magiging kapalitan na malakas na big man dito po sa kanilang lineup, dahil alam nga nila na ito pong si Junmar Fajardo ay napoprone sa mga injuries na mga kabroads, kaya nga pinapalakas nila, di ba? Ito pong si Namau Tautua, pero yun nga, gagawin nila itong trade asset para nga mas bata-batang player ang kanilang makukuha. At ito nga si Roser ay bata-batang player rin naman ito mga kabroads, kaya malinaw nga na gusto talaga ng SMB ito pong manlalaro na ito. May mga balibalita nga na ito pong si Roser ay gusto ngang kunin din ito ng ibang kupunan, lalong-lalo na yung sister team ng SMB na Magnolia Chicken Templados Hotshots mga broads. Pero itong SMB ay makulit din, ay gusto nilang pangunahan ang Magnolia na nangangailangan ng big man, dahil yun nga kailangan din ni Junmar Fajardo ng katulong dahil sa kanyang mga injury prones na mga kabroads, lalong-lalo na next season din. Malapit na mga broads . Ito pong SMB ay syempre tagtag na trades ang gustong mangyari dito, dahil yun nga yung mga Thunders nga daw nila or yung mga veterans nila, na ito pong isa sa mga death fight nila na si Ross at ito pong si Marshall Lassiter, ay gusto nga rin nila itong gawing trade asset, at puro batang player naman ang mapapalit nila sa trade na yun. So yun nga mga bros . Talagang malinaw, nagre-rebuild na ng mga batang lineup ito pong SMB talaga mga bros, dahil ayon sa mga reports and rumors natin na gusto nila na bumawi talaga next season mga bros, dahil pagkatapos silang ma-sweep ng Ginebra sa semifinals sa Governors Cup 2023, ito na ang SMB ulit na gustong bumangon mga bros at gustong mag-bounce back next season, dahil kilala naman natin ang SMB na isa sa mga powerhouse team dito sa PBA at hindi yan basta-basta magpapatalo mga bros. At yun nga, sabi nga nila gusto na rin na lang ngayon magpapalit ng coach sa kanila mga bros, dahil syempre ito pong si Coach George Gallant parang hirap nga kapag wala si Junmar Fajardo, at gusto nilang maibalik ito pong si Coach Leo Austria mga bros, na marami ng kampiyonato sa SMB. So syempre balik tayo dito kay Brandon Ganuelas Roser. Syempre alam ko matutulungan niyang SMB sa ilalim. Kung makikita nyo sa skill set ni Brandon Ganuelas Roser mga bros, medyo may angas talaga maglaro ito. Medyo may diin yung kanyang init ng ulo din mga bros, kaya nga nagiging matigas ito pong manlalaro na ito, nadadala siya ng emosyon. Wag lang too much mga bros. Pero syempre aabangan natin kung itutuloy ng SMB ito pong pagkuha kay Brandon Ganuelas Roser from NLEX Road Warriors. So comment mo lang ang opinion mo dyan mga bros, kung bagay ba si Roser sa SMB sa lahat po ng mga SMB fans. At yun nga, dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga bros. May balita tayo dito kay Matthew Wright from Kyoto Hanari's Japan B-League.
Eh yun nga, ayon din sa mga reports and mga rumors natin dyan na ito pong si Matt Wright gusto itong pabalikin ng PBA. At yun nga, may team kasi na gusto siyang offeran ng malaki. Eh syempre, alam natin noong 2022, nag-sign siya ng 2-year deal dito po sa Japan B-League. 2 years yun mga bros dito sa Kyoto Hanaris. So kapag ganyan ang deal mga bros, ibig sabihin, syempre magdadalawang taon. Syempre isang taon pa lang, 2023 pa lang, next year pa yan, hanggang next year pa yan, ito pong si Matt Wright sa 2024. Pero kahit naman may kontrata ka, pwede ka naman din kunin agad, diba nga, ito pong si Kiefer Ravenna from NLEX Road Warriors. Kahit may kontrata pa ito sa NLEX, bigla-bigla itong ino-offeran ng mga Japan B-League teams. Ganon din dito kay Matt Wright, gusto itong offeran ng Barangay Nebra San Miguel at gusto nilang makipagsabayan sa mga offers ng Japan. So hindi lang dapat ang Japan or ibang bansa ang kaya mag-offer sa atin sa mga PBA players natin na kahit may kontrata, kundi dapat ang Pinas din. Kaya nga ito pong Barangay Nebra San Miguel, gagawin nilang lahat, makuha lang ito pong si Matt Wright from Kyoto Hanaris dyan sa Japan B-League mga kabrods. Ikilala din naman natin si Matt Wright na galing na dito sa PBA bago dyan sa kanila. So syempre, isa rin naman sa mga dahilan kung bakit umalis si Matt Wright sa PBA. Dahil nga sa mga sahod dito mga kabrods. Dahil syempre, medyo limitado kasi ang sahod dito. Maski nga maximum contract, parang minimum contract lang doon sa Japan B-League. Ganyan sila magpasahod mga kabrods. Unlike dito sa PBA. Pero kung all-star ka naman, superstar ka naman, pwede ka naman nilang ma-offera ng malaki, lalong-lalo na kapag itong SMC company, dito ka mapupunta. So ito pong si Matt Wright, bali-balita nga, malaki-laki ang magiging offer dito ng Barangay Ginebra San Miguel. So bakit nga ba pilit na gustong kunin ng Ginebra ito pong si Matt Wright? Dahil syempre kilala naman natin na bilang sharpshooter, ito pong manlalaro na ito. Kaya nga naman sila inofera ng mga Japan B-League teams ng dahil sa kanilang mga skill set. So itong si Matt Wright, ang skills kasi na ito mga bro, shooting guard talaga. Yan ang isa sa mga talagang specialty ni Matt Wright. Kaya nga nakilala at yun, inofera na rin sa ibang bansa. At ito ang isa sa mga gusto ng Barangay Ginebra San Miguel na magkaroon sila ng sharpshooter na katulad ni Matt Wright. So syempre alam ko nga mga bros, medyo syempre 50-50 ang decision dito ng Ginebra kung dapat ba nilang ituloy or dapat ba sa mga PBA players na lang din dito sa mga ibang koponan sila kumuha or dapat ba nilang ituloy ito pong si Matt Wright dito sa kanilang lineup. Dahil balibalita nga itong si Wright ay gusto rin maglaro sa Barangay Ginebra San Miguel nung nasa Phoenix Super LPG pa ito sa PBA. So komento mo na opinion mo dyan mga bro, kung itong si Matt Wright babagay ba sa Ginebra sa lahat po ng mga Ginebra fans. Komento mo lang mga bros. So salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights on Long. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone.